Magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ipinakikita sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan, maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang isang banal na mula sa Diyos at sila'y sumusunod sa kaniyang utos. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God, and Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang Diyos. Tayo pong lahat ay tinipo ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong atin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Pag-uwi sa Diyos, sa kaitaasan, pag-uwi sa Diyos, at sa lupa'y kapalpaan, sa mga taong pinalupan niya, tinutuloy ka namin, inarangal ka na amin, sinasamba ka namin, itinaguguling ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa'yo dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos.
masamang makatangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Diyos na anak, Panginoong Diskordero ng Diyos, Anak ng Ama, kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka, ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rinaway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan
ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito. Sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may isang kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakiila mo sa amin, Jesus na taga Nazareno? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon kung paano pinalayas ni Jesus Nazareno ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Kung mapapansin po ninyo, nakilala ng masamang espiritu pati si Jesus. Totoo naman, kinatatakutan ng bawat demonyo ang ating Panginoon. Alam nila na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay tunay na Mesiyas at tunay na anak ng Diyos. At alam din naman po nating lahat na pinagkalooban si Jesus ng ating Diyos Ama ng kapangyarihan upang ipakilala sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ng mabuting balita at paggawa ng mga himala at kababalaghan. Ang pagpapalayas po ng masamang espiritu ay isang patunay na nais ng Diyos na ang tao ay lumaya sa anumang uri ng pagkakaalipin. Uulitin ko po, ang pagpapalayas na ginawa ni Jesus Nazareno sa masamang espiritu ay isang tanda na nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay lumaya sa ating pagkakaalipin. Kaya masasabi natin na hindi parusa ang ninanais at hinahangad ng Diyos. Hindi nais ng Diyos ang paghihirap at problema na ating nararanasan. At hindi ito parusa mula sa Diyos.
Bakit? Dahil Diyos mismo nagpalayas ng masamang espiritu. Kalimitan, ang mga paghihirap at problema ay bunga ng ating pagkakasala at ng maraming kakulangan sa mundo dahil ginusto at pinili ng tao. Kadalasan, ang ating paghihirap, bunga ito ng ating pag-aabuso sa ating kalayaan at ng ating maling pagpapasya. Kaya nga tunay na masasabi natin na sa kasalukuyang panahon, ang masasamang espiritu na ito ay maaaring ang ating mga negatibong pag-iisip, ang ating mga galit, ang ating mga sama ng loob, at ang ating mga hinanakit sa buhay. Ang masamang espiritu na ito sa ngayon ay ang ating pagkatakot, ang kawalan ng ating pag-asa, at ang kawalan ng ating pananampalataya. Maaaring ang masamang espiritu na ito sa ating mundo ngayon ay ang ating paghihiganti at pagkayamot sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, wala pong ibang hangad at nais si Jesus Nazareno kung hindi ang mapabuti ang bawat isa sa atin. Nais niya na tayo ay magkaroon ng kaginhawahan at kalayaan sa buhay. Sa mga sandaling ito, anuman ang nagpapabigat sa iyong damdamin at anuman ang umaalipin sa iyo, nais ng Diyos na ikaw ay lumaya. Nais ng Diyos na ikaw ay gumaling sa lahat ng iyong sakit at karamdaman. Nais ng Diyos na mabayaran mo ang lahat ng iyong pagkakautang. Nais ng Diyos na pumasa ka sa iyong examinations. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng isang masagana at matiwasay na pamumuhay. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng matatag na trabaho at hanap buhay. Nais ng Diyos na makasundo mo ang iyong kaaway at katampuhan. Nais ng Diyos na lumaya ka sa iyong pagkakaalipin sa sugal at mga bisyo sa buhay. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng disenteng pamumuhay. Nais ng Diyos na ikaw ay mamuna, mamunga at sumagana dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya palakpakan natin si Jesus Nazareno na walang ibang nais kung hindi ang bawat isa sa atin ay mapabuti at lumaya sa anumang masasamang espiritong taglay-taglay natin sa ating kasalukuyang panahon. Subalit lagi nating tatandaan, lalaya ka lamang kung tatanggapin mo ng buong puso ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang ating manunubos, bilang ating Panginoon, at bilang ating tagapagligtas. Lalaya ka lamang kung ikaw mismo magnanais bumitiw sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Lalaya ka lamang kung bukas ang iyong pag-iisip na gumawa ng mabuti at tama. Lalaya ka lamang kung bawat sandali ng iyong buhay, ikaw ay gagawa ng mabuti at ikaw ay magmamahal ng totoo. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas ang nais tanggapin si Jesus Nazareno sa kanilang buhay? Ang nais tanggapin
ang kalayaan sa anumang pagkakaalipin at nais tanggapin ang kaginhawahan sa buhay. Tatandaan po natin, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nais ng Diyos na lumaya ka, kaya't piliin mo siya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat ang ating ipahayag, ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kaniyang buhay para sa lahat. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo'y maging mas mapag-arugat, maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag, ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita,
at mga gawa alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kaniyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat
ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
force that sustains me. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa Dambana
na Janawa sa Janawa na sa dam, sa simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Ferte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin ang, sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran ang pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, lagi po nating tatandaan na walang hangad si Jesus Nazareno kung hindi ang ating kabutihan. Nais niya na tayong lahat ay lumaya sa lahat ng ating pagkakaalipin. Subalit nararapat, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, tinipindulo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus,
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang isang pinamatayan ay sa isang ng amang paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,